ngayon guys, kung mapapansin nyo, ito pa rin suot namin kasi magkaroon tayo ng continuation dito sa BM800 microphone condenser mic. So ngayon, yung review kung maganda ba siya, test na natin siya ngayon na. Now na! So, bakit? Ano gagawin natin? Magluluto tayo ramen. Ramen! Tataan DIY ramen. So, may yours truly. May page so, ba yun? May page. Wala. So, ito yung ramen. Ang tawag dito ate? Oh, ramen. DIY ramen. DIY ramen. So, ma-order nyo siya sa... May Facebook page? Yeah. Kala ko sa Facebook. Lalagyan namin sa link at description sa kayo pwede mag-order. Yeah. So, ito yung Tantan Men Miso Tonkatsu. Mali. Hayaan mo siya, hayaan mo kami naka-underline yun siya, Tonkatsu. Eh, ba't ito walang nakalagay? Pasensya ka na bilang freebies lang talaga yan. Nasa filter lang natin yan. Hindi ko nilagyan ng sticker. Okay. Ah, yeah. Gawa mo yung sticker? Actually, gawa ng supplier. Ano ba talaga? Gawa ng supplier. Dinidikit ko lang siya. Tonkatsu. Yes, Tonkatsu. So, ay, ibig sabihin flavor to. Yeah, 4 flavors. Meron po siya 4 na flavor. Ano yung flavors? Tantanmen, miso, tonkotsu, at shoyu. Ah, yes. Yung 4. Yeah. So, ngayon, susubukan natin kung masarap siya. At ito try natin kung paano yung DIY niya. Hindi kami nag-dinner para dito. Ha, kung paano natin yung kung paano siya lulutuin. So, papaturo tayo sa expert. So, tara! Come on! Let's go! Ito po yung laman niya. Chipsticks. Chopsticks. Naruto Maki. Chasu. Sesame seeds. Tsaka nori. Siyempre. Ramen noodles. Hindi po to expiration date, yan po yung production date. Broth at oil. Yung oil, hindi ko po alam para saan. Ito na natin. Egg! Egg! May tinga pa ako ay. Hala, dalawa na lang ang tayo eh. Ayan. Uy, ba't alam mo? Siyempre, chinek na kami kanina. So, yung ano malasado. Ako din. Gano'ng karami yung water? Ng noodles, dapat masyadong madami kasi naninikit siya eh. So, ilang cups dapat yung water per bag? Siguro sa noodles tsaka sa broth, 200 ml. 200 ml. Ilang tatlo yan. 600 ml. Galing ka sa mga. Thank you so much. Kaya talaga ako mag-nurse. For me. Kasi pa yung noodles. Artista! Pwede pa yung sinusundan. Hindi ako sanay. Hindi ako sanay ng sinusundan. Sanay ako yung nagkakapul lang. Kailangan ako pamewa. Kailan po talaga pinag-aalok? Kailangan ako pamewa. Record po yun. Siyempre nandikit siya. Sorry! Pakitutot na lang po yun. Next, bro. Naniniwala ako na ang 200 ml.
Masarap to, guys. Ito, parang DIY kimchi rice lang din. So, rice, kung may natitira kayo, tapos kimchi, order lang kayo kung saan-saan. Basta, ito kasi in-order lang din namin. Masarap siya. Dito sa Bataan. Lalagyan mo lang ng seasoning, liquid seasoning. Tapos yun. Depende sa panlasa nyo kung ano yung gusto nyo. Mas karami, kimchi or yung seasoning. Ayan. Siguraduhin po natin na super diluted po siya. Wala siya iahon sa kalan. Iahon. So guys, kakain na tayo. Ito na, ready na lahat. Yung DIY ramen. Yeah. Ano? Tonkotsu. Tonkotsu, tapos gumawa si Iting na. Ano ba itong taga-intro na to? Ano to? Rice na may kimchi. Kimchi rice. Seasoning. Tsaka ito. Luncheon meat. So, nakita nyo na kung paano kami nagluto nito. Madali lang, guys. So, try nyo na. Mukhang masarap. Sabang kumakain kami, tatanungin ko sila ng mga katanungan about LDR, Long Distance Relationship. LDR? Ako yung magtatanong. Kasi, tuta, sila naman na matutanda dito. Alam na yung mga galawan sa mga ganyang bagay. So, yan. Habang nagsasandok, mag-start na ako magtanong. Gano'ng katagal na kayo ng naka-long distance relationship? Wala akong jowa ngayon. Ang hirap na masagot. Ikaw, gano'ng katagal kayo ng naka-long distance? Gano'ng katagal kami naging LDR? Yeah! Nung ex ko. Ouch. Ba't parang masaya? Ganun dapat. Dapat tinatawa mo lang. Mahina akong makaalala. Mahina ako yung memory ko. Hindi ko alam kung gaano katagal. Bilangin ko. Ko alam. May isang taon. Gano'n na lang. Wala. Estimate. Wala. Gano'n nila ka gustong makita yung isa't isa noon. Ako, LDR. Gano'n kayo naging LDR ni baby? Nung naging kami, after a few days, umalis na din siya. Aww. Siguro one, mahigit isang taon, bumalik siya, tapos mahigit isang taon ulit. Bumalik siya. Tapos, bumalik ulit siya. Next question! Ito. Did you have doubts when you and your partner first started long distance? Never. Oh, yeah! Aww. Huwag niyong tangkot. Garap. Umahin na lang tayo. How has distance helped you grow individually? Tagalog. Oo nga. Charot. Ikaw mo nakate. Nung umpisa, syempre, sa isip mo, mahirap yung, ay, ang layo, paano yung communication, ganyan. Ang nabuild ko sa sarili ko is magtiwala talaga ng buo. Hindi yung salita lang. So, pag sinabi mo trust, big word. Trust yeah. Talaga. Ako ano, madali naman ako magtiwala. Mahirap lang bawiin yung tiwalang nawala. Pabro. Pero bilang bago pa lang kami nun, madaling magtiwala. Tapos, siguro sa sarili ko, nung malayo siya, patience? Patience. Pero alam mo yung patience na, ay oo, kaya ko siyang hintayin. Mm-hmm. Pero yung patience na, pag na-install ko, na-install talaga ako. Pero andun pa rin yung paghihintay. Mm-mm. Ganda na mga sagot niyo. Are you ever afraid that he will cheat on you? Ako hindi.
hindi. Ganun yung pikit mo. Ako hindi. Hindi ko yun naisip dati. Dati. May dati. Yun naisip dati. Kaya nung may something na nangyari, parang, kaya niya pala. Kaya niya pala ako iiwan. Charot. Next. Ako? Hindi. Malakas yung ano ko, yung... Ano ba yun? Kumpiyansa. Kumpiyansa ko sa kanya na hindi siya manchichi. Ganda. Parang feeling ko ganun ako kaganda. Hindi ko pala ganun siya kabait. Oo, ganun siya parang ganun siya kaloyal na hindi siya manchichi. Next! Aww. What is your favorite part sa long distance relationship? Siguro sa LDR. Kung gaano ka katagal magiging patient, kung gaano ka katagal magiging understanding, ganyan. Tinan mo connected talaga yung mga pinagsasabi nyo. Sa mga ano, mga LDR, ano yung advice nyo kung paano mapapabetter yung communication nila? Communication is the key talaga sa LDR. Oo. Pero paano, ano yung, kunyari ikaw, communication mo, ano yung way mo? Siguro, reassure him or her na mahal mo siya, na hindi siya dapat magduda, na siya lang talaga. Tapos ano, everyday, kailangan mag-uusap. Kahit hindi na oras-oras, basta at the end of the day, alam nyo nandyan kayo para sa isa't isa. Ako? Ano eh, given na kasi yung communication, kahit naman hindi kayo magkalayo, nag-uusap kayo eh. Ang tanong, gaano kalalim or gaano ka enjoying yung communication na ginagawa nyo? Kasi pwedeng sabihin mo, nagko-communicate nga kayo pero tanong-sagot lang kayo. Or compare mo dun sa nagko-communicate kayo pero nag-enjoy kayo sa conversation nyo. So, alam mo yung masaya na ako na magkausap lang kami. So, kunyari ako, ginagawa ko, iniipon ko lahat ng kwento ko sa buong araw. Magkausap kami ng umaga, magkausap kami ng lunch, magkausap kami ng hapo na bago matulog. Pero iba pa yung kwento ko dun sa mga major na nangyari sa buong araw. Kasi ayoko siyang ikwento ng in-between, para mapuputol kasi yung enjoyment, yung pagkwento mo. Ginagawa ko, iniipon ko siya, minsan nililista ko pa kasi nakakalimutan ko. Talaga! Ako daw nililista, nakakalimutan ko kaya wala kayong pag-usap. Oo, yun. Isang, ganyan yung nangyari sa akin dati. Ano nangyari sa araw mo ngayon? Nakalimutan ko na. Okay yun, yung naglilista ka. Oo. Next! Wag. Do you ever regret doing long distance? Ito parang para sa ito eh. Ako? Na-regret mo ba? Hindi. Saan pa naman ka-regret? Kasi nag-work naman eh. Saka ginagawa mo naman kasi mahal mo. Ba't mo i-regret? Nag-work naman talaga yung LDR namin. Okay, next question. So ngayon, kamusta kayo ng mga ka-LDR nyo? Gano'n pala. Ang ano namin? Masaya siya. Salamat masaya. Silang dalawa. Dapat consistent ka. Akala ko ba siya muna? Go na. Dapat guys, consistent kayo. Consistent sa communication, consistent sa pagiging maunawain, consistent sa love mo, consistent sa pag-aalala, consistent sa lahat ng bagay. Na ginagawa. Consistent sa pang-aaway. Huwag kang magbago, girl. Huwag kang magbago, dai. Magbago kayo, dai. Ako nga, iniwan eh. Nagaya ako, hindi ako nagbago. Pwede ka magbago, pero dapat always for, ano, the better. Better. Yeah. The betterment. Ikaw, kamusta kayo ng ka-LDR mo? Ayun. Na-COVID. Na-COVID po yung relasyon namin. Hindi po sila, hindi siya nag-work. Naging okay kami. 4 years, naging okay kami. Pero, wala eh. Talaga. Yung akala mo forever. Yung akala mo, kadami ng pinagdaanan nyo, kayo na. Oo. Mm-hmm. Yun yung masakit yun. Yung akala mo. Akala namin. Pero yung hindi pala talaga. Kayo. Okay lang. Yun talaga. Tangkap ko na. Yes. Aww. Next question. Ngayong pandemic yan, syempre COVID-19,
Paano kayo nagpo-cope sa relationship niyo kayo? Siyempre, bawal lumabas. Pero mag-comply kasi sa kanya na lumabas. Bawal lumabas. Nag-comply ba sila? Na-COVID po yun. Totoo, na-COVID siya. Hindi po niya kinaya yung COVID pandemic. Yeah. Yeah. Pero okay naman na ako ngayon. Happy ka na. Happy na. Ayun, nagkikita pa rin kami. Walang makakadla. Nang naka-face mask. Kasi yung tipong kaka-uwi niya lang galing Saudi. Tapos bigla na lockdown. Saudi boy. Nalungkot ka. Message ko sa kanya nun eh. Oh. Ano ba yan? Tsaka, ayun, hindi ako naniniwala sa sinabi. Pag tayo, tayo talaga. You need to make it work. Yeah, kailangan hindi talaga mag-work. Hindi yung tadhana na mangyari yun. Oo, tadhana yun, pero may ginawa ka. Kaya yun nangyari. So, kailangan mong gawin. Yeah, kung gusto mo talaga, you have to make it work. Uh-oh. Okay. Last question na. Ano yung advice nyo sa mga nagbabalak at ongoing na mga LDR relationship nyo? Pakabait kayo. Be consistent. Para sa akin. Sa lahat ng bagay. Ako, huwag kayong gagawa ng isang bagay na alam yung pagdududahan ng karelasyon nyo. Hashtag kissing buto. Hindi natin na-review. Sleepy na ako. Yung DIY. Masarap! Oy, kung nasubo na, masarap! Masarap, masarap. Ito pala yung nire-review natin. Ito talaga yung nire-review natin. Masarap siya, guys. Sulit. So, that's it, guys. Ang sarap ng DIY ramen. Gusto nyo order? PM is taki pa rin. So, yun lang, guys. Sana nagustuhan nyo rin yung aming LDR advice na yung about LDRs. Yun lang, guys. So, give us a thumbs up kung nagustuhan nyo yung vlog namin ngayon. And then, if meron kayong gustong ipakain, basta edible lang. Basta edible, pwede naman na i-try namin. Yun lang, guys. So, maraming salamat.